Hello po mga katropa, welcome again sa Shimp Indian Kitchen. Kung ikaw'y bago sa aking channel, please huwag niyo pong kalimutan mag-like, subscribe, at pakipindot na rin po ng maliit na bell icon. Nakikita lang po yan sa ilalim po ng inyong mga ice cream para mauna po kayo palagi kung may mga bagong po akong upload ng mga bagong videos. For today's episode, isang Thailand recipe ang gusto ko pong i-share sa inyo. Ito po isa sa pinakasikat na dipping sauce o sawsawan sa Thailand. I-share ko po sa inyo kung paano magluto ng very popular na tinatawag nilang Thai Nam Prik Kapi. Ito po'y very similar po sa sawsawan natin, yung may bagoong at kalamansi. Ito po'y masarap sawsawan sa steam na isda, sa blanch na vegetables, o sa mga fresh na vegetables. At sigurado pong mapaparami yung kain nyo dito. So without further ado mga katropa, pumasok na po tayo sa aking kusina. Hello po mga katropa, welcome sa Chef Angel Kitchen. For today's recipe, i-share ko po sa inyo ang isa sa pinakasikat na sawsawan po ng mga Thailander. Ito po hindi nawawala always sa kanilang everyday na pagkain. So ito po ang counterpart ko nito sa atin is yung bagoong isda na mayroong kalamansi. Yun po ang counterpart niya po sa atin. So this is more intense ang lasa nito, medyo maanghang. At mas marami po siyang ingredients. So ito na po yung mga ingredients. Ang tawag po pala dito sa recipe na to is ito po yung Thai Nam Prik Kapi. I don't know if I pronounce it right, but basta yun lang po kasi hindi naman po ako Thailander. So yung mga ingredients po, first ito po yung 3 tablespoon na ginamos or bagoong. Ito po ang pangalan po niya, this is a Thai authentic salted shrimp. This is very similar po sa ginamos ng mga ilonggo. So, sa mga ilonggo po dyan, I know na ito po ay very familiar po sa inyo dahil video paste po siya. Unlike po sa nabibili po nating mga muna-muna isda na salted shrimp, lalo na po yung nasa bote na galing po Pangasinan at galing po sa Malabon, yun po ay medyo malalaking kibla po na maliliit na hipon. Unlike po ito dito is very fine po siya at malapot po. Okay, hindi wala po siyang liquid. So kung napapansin niyo po, talagang paste po siya. Gagamitin po tayo na about 8 to 10 pieces na bawang, 8 pieces na small hot chili. So sa paglagay po ng chili, nasa sa inyo na lang po kung gaano po katapang o gaano po ang toleransyo po pagdating sa anghang. So sa recipe ko na ito, gagamit po tayo ng 8 pieces po na small chili hot. Gagamitin po tayo ng lemon. So gagamit po tayo ng about 8 tablespoon na lemon juice. Sa authentic po na paggawa sa Thailand po, ang ginagamit po nila is lime juice. Mas intense po yung lasa no at mas maasim. So since wala po tayong lime juice, ito na lang po yung substitute natin. Or kung wala po kayong lemon, kasi yung lemon po ay medyo mahal po sa atin, you can substitute lemon with kalamansi juice po. Yun na lang po yung gamitin natin. Same na naman po yung kalalabasan nun. At nagamit po tayo ng green onion. Ito po is scallion or spring onion. This is optional ingredients. Actually po, sa authentic po na paggawa po ng ganitong recipe sa Thailand ay hindi po sila gumagamit dito. But in my part, gusto ko na lang pong tantalin to ng pino and then i-garnish po natin as additional color. So gagamitin po tayo ng about 8 tablespoon na tubig. Gagamit po tayo ng 3 tablespoon na sugar. Gagamit po tayo ng 6 tablespoon na patis. So this is a Korean fish sauce. Pwede rin po kayo gumamit ng nabibili po sa atin na patis. Yung po yung may mga brand po sa atin. Kaya na lang po kung ano po ang brand na inyong nakasanayan. Ang gagawin po natin mga katropa,
Pag-alu-aluin na po natin yung mga sumusunod na sangkap. Ibe-blend po natin ito, yung ating bawang, yung ating sili, at i-extract po natin yung ating lemon juice to produce 8 tablespoon na lemon juice. Usually, ang ginagamit po dito is mortar, yung parang maliit po siya na mayroong hawakan, I don't know, mortar ba ang tawag noon. Yun po yung ginagamit nila dito sa Thailand para po madurog yung mga spices po na ganito. But since wala po akong ganong equipment, ang gagamitin po natin is food processor na lang po or blender. You can use blender or food processor as long as madurog po natin at makumbine po natin yung mga spices na inyong nakikita. So, without further ado mga katropa, mag-start na po tayo. Katropa, ito na po yung ating blender or food processor. So, pag sumasamahin na po natin yung lahat po ng ating mga spices. First, yung ating about 8 to 10 cloves na bawang. And then, ilagay na rin po natin yung ating 8 pieces na small chili hat. Ilagay po natin yung ating 8 tablespoon na lemon juice. 6 tablespoon na tubig. 3 tablespoon na white sugar. So again, pwede rin po kayo gumamit ng brown sugar for this recipe. Okay? At maglagay po tayo ng 4 tablespoon na pisos. 1, 2, 3, 4. Then, i-blend po natin. So, let's check. Kailangan po, medyo piso po siya. So, mga katropa, tapos na po natin i-blender yung ating mga seasoning o ating mga aromatic ingredients. Yan na po. Yes. Usually po, pag nasa bahay pa ako, ang ginagawa ko po dito, kung mayroon po akong dahon ng saging, before ko po ihalo dito, ito po, binabarot ko po muna ng saging and then ihaw ko po ng at least 1 to 2 minutes lang para magkaroon lang po siya at lalo pong lumabas yung amoy ng ating ginamos. So, since wala po ako dito ang dahon ng saging, pwede naman po na idirekta kasi sa kanila po, ito po yung dinidirekta nila. Kung pwede po, kung meron po kayong dahon ng saging, ito po yung inyong iihaw muna bago ilagay. So, i-mix na po natin dyan. Wow! So, ganyan po yung kanyang texture. Hindi po siya sobrang lapot. Yan. Okay. That's it. Ganun na po. Ganun lang po kasimple, okay? Perfect! Authentic po na authentic na Thailand dipping sauce. So mga katropa, okay na po, gawa na po yung ating Thai Nam Prik Kap dipping sauce. Again, ito po ay masarap i-partner sa mga boiled vegetables o mga steamed fish, pritong isda, at iba pa. Okay? So, mamaya ipapakita ko po sa inyo kung paano po ang settings ko na gamit natin yung ating ganitong sawsawan. Ito po, ginagamit po tayo ng sitaw. This is half cook okra. Half cooked din po. Ito po yung ating blanch. Ito po yung inihaw ko, talong, and then binalatan. Pwede rin pong ilaga. Chinese cabbage or white cabbage. Pwede po gamitin sa ating recipe. This is cucumber, pipino. At pwede pa po kayo gumamit ng iba pa pong vegetables of your choice. Okay, so ang gagawin mo natin, deep lang po yan. Deep. Okay, yan. Or this one.